Nahihirapan ka na bang magbasa ng malayo o malapitan? O hirap nang mabukhaan ng mga kakilala mula sa malayo? O baka naman lumalabo na ang paningin dahil tila may humaharang na sa iyong mga mata? Huwag kang manghula dahil baka may diferensya ka na sa iyong mga mata. Magpakonsulta at magpa-examine sa isa sa mga nangungunang eye center sa Nueva Ecija. Dito sagot sa Maritan Eye and Laser Center na 27 taon nang subok sa pagpapalinaw ng mga mata. Ang eye center po natin ay joint venture, no, between Good Samaritan and our local ophthalmologist, no. Nag-start po ito noong April 27, 1997 pa. So 27 years na kami ngayon. Ang number of patients po namin dito is nagre-range ng mga 70 to 80 patients per day. Ang ating pong center right now, after how many years, nakompleto po natin yung mga sub-specialty doctors. Now when we say sub-specialty doctors, ito po yung nahahati na natin sa specialty yung parte ng mata. Kunwari po yung harap ng mata, cornea, meron po tayong cornea specialist, no? Yung pong inflammation ng mata, uveitis, may uveitis specialist po tayo. No? Cataract surgeons po, mayroon tayong cataract surgeon sa likod ng mata po, retina, glaucoma, no? Neuro-ophthalmologist, pediatric ophthalmologist, lahat po ng sub-specialty na yan meron tayo dito. At sa center po natin, almost all procedure po halos nung gagawin ng operation sa mata, we can do it here in Nueva Ecija. We are one of the, if not one of the advanced eye center in the area, no? Ang ophthalmology po kasi or ang eye clinic dependent po yan sa machine. Dependent kami doon sa mga machine. Or very important po yan sa management namin sa mga eye diseases, no? So, pagka po yung mga makina natin ay ginamit natin, yung ibig sabihin po noon, mas state of the art yung mga machine natin, mas definite po yung nagiging diagnostic namin o pag-check up sa pasyente at makikita namin kung anong klase yung kanilang nagiging sakit, no? And based on that, maibibigay po namin yung tamang treatment sa kanila. Para ang pinakamarami pa yung problem natin is yung cataract. Number one, kasi medyo mainit. No? Number two, lalo na po dito sa atin, sa Nueva Ecija, marami rin po pasyente na mayroong mga diabetes. No? Ang mga diabetic po, maaaring nagkakaroon ng cataract kasi mahilig tayong kumain. Pero ang number one pa rin po na nagiging problem natin dito at pinakamarami na o-operahan dito sa center is cataract. Oo, cataract po. Pangalawa po, ang isang binibigyan natin ng pansin right now is yung epekto po ng diabetes do sa mata natin, lalo na sa retina, no? Kasi sa mga diabetic patients po natin, ang medyo delikadong maapektuhan yung retina nila. Very important kasi na lahat ng diabetic patients, once na sila po ay na-diagnose na sila ay mayroong diabetes, no? Dapat po sa mata rin magpapacheck up na sila. Hindi po ibig sabihin na maliwanag ang mata ninyo sa ating mga diabetic patients, walang sakit ang inyong mata. No, yun po ang problem natin kasi yun nga, pagka na-diagnose minsan sila dahil hindi sila nakapagpapacheck up, minsan malala na yung stage ng kanilang diabetic retinopathy na tinatawag. Talagang advice atin, sa lahat sa atin, pagdating mo ng 40 years old, no, dapat po meron ka ng once a year na examination sa mata mo. Kasi marami po tayong mga sakit sa mata. Now, wala kang hindi mo alam na meron ka na. Katulad ng glaucoma. Glaucoma po is a silent killer din yan. Ano? Wala kang nararamdaman. No? Tapos pagpunta mo at nagpa-check up ka, mataas na pala yung pressure ng mata mo or marami na palang nasisirang ugat sa mata mo, hindi mo rin alam. So anytime na may maramdaman ka, pwede ka naman magpa-check up kahit isang beses lang. And when you go to our center, definite po yan. Ano? Lahat halos ng sakit makikita natin, no, sa mata. Dahil dun sa aming mga advanced na equipment na ginagamit at this time. Kasi po, the Good Samaritan and all the doctors ay nagtulong-tulong para ma-provide namin kung ano yung mga services na po pwede nyong ma-avail, no? Even sa Manila. Our eye center po is a well-equipped eye center, which I can say, no, because mayroon din kami eye center sa Manila, na some of our center right now is mas equipped pa dun sa kahit sa ibang mga ospital sa Maynila, no? Or eye center sa Maynila, no? I have to make sure that the management usually po ay talagang kung ano yung ating bagong machine na sa palagay natin ay makatutulong doon sa management ng ating pasyente ay ginagawan po ng paraan para magkaroon tayo. Right now po, ang mga operation, no? Hindi na po katulad nung araw, no? Ang mga operation po namin dito, most of the time po, hindi na namin tinatahi yun, eh. Mga 15 minutes, 20 minutes na operation ng cataract, tapos na.
no? And because we have all the equipment na and best microscope and equipment for operation, no? Most of the time po, suturedness na siya. So some of our patients, pag inoperahan ka ngayon, after 3 days, kung gusto mo pumasok, pwede na. Okay, so hindi na po ganun nakatulad nung araw, hindi na po most of the time marami pantahi, no? Kaya mabilis po ang recovery. Ang importante lang parati natin iisip, at anyway, sa lahat naman ng sakit, ganun din, no? Early detection, mas mainam. Lahat po ng eye diseases and disorders, no? Pwede nating ma-diagnose at pwede nating magawa ang operasyon dito. Except lang po yung laser refractive surgery, no? So, ito po yung isang pinaka-recently acquired namin na machine. This is the fluorescent angiogram, no? So, ito na po yung parang angiogram ng puso. Nakikita mo lahat ng ugat sa puso na may diferensya, di ba? Our machine is different right now because this is the newest machine na 180 degrees na ang nakikita niya. Ang old na machine, para ginagamit dito, 60 degrees lang. So, ang importance po nito, kung bakit namin siya inacquire is right now, it is 180 degrees. So, may mga sakit po sa mata na hindi mo makikita doon lang sa 60 degrees. Ito po yung ating laser po ito doon sa mga sakit sa retina. Okay? So, ito po yung isang klase ng advanced laser. Then, kasi po yung laser natin right now, karamihan po ng mga sakit doon sa ating mata sa retina, no? Ang treatment po is karamihan laser, tapos ngayon, injectable medications na minsan sa loob ng mata. Yan po is karamihan ng treatment na ginagamit namin dito is lahat kung paano mong magagamot ang sakit sa retina sa laser. Okay? So, ito ang aming 5T2 laser po. Now, this is our visual field test analyzer. Ito po yung mga screening natin sa mga pasyente na may glaucoma. Okay? Meron bang glaucoma? When we say glaucoma suspect, na hindi po nalalaman na talagang may glaucoma sila. So, pagka ginawa po yung examination na ito, no, malalaman natin kung ang sakit ng pasyente ay dahil sa glaucoma or meron po silang sakit doon sa likod ng ating mata, which is the brain. Okay, this one is our optical biometer. Now, when we say optical biometer, sila po yung corneal topography. Okay, so ito po, siya po yung kumukuha kasi pagka na-operahan po tayo, nagpapalit tayo ng lens. No? Yung katarak mo, may diferensya, magpapalit ka ng panibagong lens na ilalagay sa loob ng mata. No? Yun po yung contact lens sa loob ng mata na lifetime na naka-implant sa loob ng mata natin. Ito po ang susukat ko ano yung class, grado ng lens na dapat na ilagay natin sa loob ng mata mo. Number one, sa glaucoma po is very helpful yung machine na to. Kasi pagka po tayo ay may pinapatak na gamot dahil sa glaucoma, no, pagka po na-laser siya, po pwedeng yung pinapatak na gamot natin kung marami man mabawasan o pwede nang matanggal because of this laser. No? So mapapababa na niya yung pressure ng mata, no? And very safe po siya. Hindi ka namamalik mata. Ang mga makabagong teknolohiya ay nandito na sa Nueva Ecija. Kaya huwag nang mag-alinlangan pa. Ipacheck ang inyong mga mata upang magandang bukas ay patuloy na masilayan pa. Ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office. Para sa mga kadagdagang katanungan, maaaring kontakin ang 0991-432-1657 o 0953-175-1348 at maaari ding bisitahin ang aming Facebook page na Nueva Ecija TV 48.